Kamusta mga ka-edit? Ito muli si Kuya Edit ng ETTV o Edit Tayo TV. Ngayon naman mga ka-edit, tuturuan ko kayo kung paano gumamit or gumawa ng Dutch and Burn sa mabilis na paraan. So, huwag natin patagalin to. Simulan na natin. Open natin yung subject natin. Okay. So, ito yung subject natin ngayon mga ka-edit. Yung Dutch and Burn mga ka-edit, siya yung nag-a-add ng definition sa subject natin. Mas nag-a-add siya ng depth, mas nag-a-add ng shadows and highlights. At magiging mas attractive ang ating photo. So, simulan natin mga ka-edit. Duplicate lang natin yung background layer natin. So, click natin yung layer, background layer. Then, layer, duplicate layer. Okay, pangalanan natin itong Dutch. Dutch. Okay. Sa Dutch layer, double click natin siya. Para lumabas yung blending options. Ito. So, andito tayo sa blending options ng Dutch. Palitan natin siya ng screen. Okay mga ka-edit, kung napansin nyo, lumiwanag yung picture natin. Dito mangyayari yung magic. Kung bakit magiging mabilis lang yung pag-edit natin ang Dutch and Burn. So, i-drag natin itong slider na to from left to right. So, ayan, nakikita nyo nagbabago. Ang target natin dito mga ka-edit is ma-select natin yung highlight ng photo. In this case, ito yung mga highlight niya. So, gusto natin ma-select yung mga dulo ng highlight. Huwag sobra, unting kulang syempre. So, in my case, dito sa subject natin, ito yung dulo ng highlight niya. Okay, ayan. So, kapag nakuha nyo na yung dulo ng highlight, click Alt. Then, select natin yung slider. Para mahati siya. Kung napansin nyo, nahati siya mga ka-edit. And, dinadrag ko siya para right pa. Para maging smooth yung transition nung light. Hindi gaya kayo na medyo matigas. So, yan mga ka-edit. Simplehin lang natin sa gusto nating outcome. So, ayan. Mas okay na siya mga ka-edit. Hindi na matigas yung transition niya gaya kanina. So, once satisfy na kayo sa outcome, hit OK. So, ito yung ngayon. Ito yung before. Ito after. Okay. Sunod naman mga ka-edit, gagawin natin yung burn layer. So, duplicate lang ulit natin yung background layer. Punta ulit tayo sa layer. Duplicate layer. Para natin siyang burn. Okay. Then, drag natin siya ibabaw ng dodge. Sa burn layer naman mga ka-edit, double click natin siya para lumabas ulit yung blending options. Blend mode from normal to multiply naman mga ka-edit. So yan, naging dark naman siya mga ka-edit. So kanina yung dodge, naging light. So ngayon naman, naging dark. So ito naman, kung kanina yung dodge is from left to right, ito naman from right to left. Okay. So parang same. Same naman, kukunin natin yung dulo nung shadow. Kung kanina highlight, ngayon naman shadow. So, let's say, ito na yung dulo ng shadow niya. Ito yung dulo ng shadow niya, then, pababa yung fading niya. So, press Alt, then, click lang natin pabalik naman yung other half. Okay. So, ito, tansyahin na lang natin para sa ating gustong outcome. So, ito mga ka-edit. In my case, okay na ako sa outcome na ito. So, kung meron na kayong burn and dodge layer, select nyo silang dalawa. Hold shift sa keyboard. Then, select yung dalawang layer. So, pag naka-highlight na, Control G
para mag-group. So once na nag-group na siya, click natin yung mask button para magdagdag ng layer mask. Okay, ito na yung layer mask natin mga ka-edit. Click lang natin siya. Then punta tayo sa image tab sa taas. Image tab, then apply image. Sa apply image, i-keep lang natin yung default. Merge, channel niya RGB, blending multiply, opacity 100. Keep lang natin yan. Press okay. So ito mga ka-edit, papansin natin. From ito yung original photo natin, naging ganito na siya. Pansin nyo ba mga edit? Mas nagkaroon ng depth, mas nagkaroon ng buhay, lumabas yung shadows and highlights. Kaya mas naging appealing ang ating photo. Dahil sa pagdagdag natin ng depth or contour, additional details sa ating photo. So, naging mas attractive siya. Ayun, mga ka-edit. Ganyan lang gumawa ng mabilis na way ng Dutch and Burn sa Photoshop. Sana nakatulong sa inyo at nakadagdag sa inyong technique. Kung nagustuhan nyo ang tutorial na to, hit like and subscribe sa ating channel para maging updated na rin kayo sa ating mga bagong upload. Kung meron kayong questions sa ating tutorial o meron kayong suggestions para sa ating susunod na topic, comment down below lang. Then, kita-kits ulit tayo mga ka-edit sa ating susunod na tutorial. Muli, this is your Kuya Edit o ito ang inyong Kuya Edit ng ETTV o Edit Tayo TV. Bye mga ka-edit.